Nagdadalamhati ang pamilya ng 22 anyos na graduating student na pinatay sa loob ng kanyang tinutuloyang dormitoryo sa Dasmariñas, Cavite. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktimang si Queen Lian Daginsin na pangarap sanang maging flight attendant matapos makagraduate sa kursong computer science ngayong taon. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Yan ang Headline Pilipinas ni Ana Cereso. Ngayong araw, sana uuwi si Queen Lian Daginsin sa kanyang pamilya dito sa Pila, Laguna. Pero imbis na i-enjoy ang unang araw ng bakasyon sa kanilang bahay, idinaraos ngayon ang ikalawang araw ng kanyang burol. Hindi nila matanggap yung sa nangyari kay Lian. Talagang kakaiba kung paano niya handle so everyday yung kanilang buhay, especially sa pagising nila. Paano na tatanggapin yung nangyari. Mahirap talaga ganun. Ikaw ay maglilibing sa anak mo, kaya sa lalo sa ganyang paraan. Matulungin at mapagbigay sa kaibigan. Ganyan inilirawan si Lian ng kanyang bunsong kapatid. At mapapatunayan ito sa dami ng mga kaibigan niya mula noong high school na bumisita sa kanyang burol. Kwento ng kapatid, si Lian ang pinakamasipag sa kanilang magkakapatid na mag-aral. Pero dahil sa kalunos-lunos na pangyayari, hindi na maaabot ang mga pangarap ni Lian, partikular ang maging flight attendant. Plano sana niyang mag-apply sa mga airline pagkakuha niya ng diploma sa computer science ngayong taon. Base sa report, sinaksak si Lian ng 14 na beses nang hindi pa nakikilalang salarin noong March 28. Isang fatal stab wound sa leeg, 9 sa katawan at 4 sa bandang pulso at braso na itinuturing bilang mga defense wounds ang natamo ni Lian. Ayon sa mga pulis, hindi pa din nila mabibigay ang pangalan o pagkakakilanlan ng suspect sa pagpatay kay Lian. Pero patuloy pa din ang ginagawang backtracking nila kaugnay dito. Base sa investigasyon, posibleng pagnanakaw ang motibo sa krimen. Pero para sa mga kapamilya ni Lian, hindi simpleng gamit ang ninakaw, kundi ang kaligayahan nilang pamilya na hindi na muli mabubuo. Panghabang buhay na kasi nila dadalhin ang sakit. Sobrang sakit para sa amin, pamilya, pagkawala ni Lian. Lalo sa ganung paraan. May sign namin sa mga kapulisan na naway pagtuunan natin pansin sa nangyari sa amin, pamakin kay Queen Lian, na makabit namin ang hustisya para sa kanya, sa katatimik ng kanyang kaluluwa. Inaayos na ang paghatid sa kanya sa kanyang huling hagtungan sa Pila, Laguna sa susunod na linggo. Para sa Headline Pilipinas, Ana Cereso, ABS-CBN News.